All right, so let's go through them one by one. What do they stand for? What do they bring to the tables? You have Interior Secretary Benhur Abalos. What does he bring to the table? Of course, he's been a mayor, he's been a congressman, he was MMDA chairman, he's now the DILG secretary. So ang haba ng experience ni Secretary Abalos sa public service, no? So galing sa executive branch where he was elected and then napunta sa legislative, napunta sa pagiging MMDA chairman, at ngayon naging SILG chairman, no? So he will be decided based on his previous track record, kasi lahat naman ng naglingkod titignan muna kung nagawa mo ba ng maayos yung iyong trabaho, tapos doon titignan kung kaya mong gawin yung mga ipinapangako mong gagawin pa. If you have that and the person of Secretary Benhur Abalos, why include Makati Mayor Abby Binay, who sort of stands for the same as well, Congressman Tiangco? Ganun din. Because of the track record, wala namang makakapag-deny na lahat ng serbisyo sa Makati ay gusto natin mapunta sa ibang parte ng bansa. Dahil nakita naman natin yung health services, education services sa Makati ay napakaganda. At yung track record din ni Abby, si Abby naman, galing muna sa legislative, napunta sa pagiging mayor. So lahat naman yan, yung track record ang mahalaga. What about Senator Pia Cayetano? Isn't one Cayetano in the Senate enough? Ano, but she's just a re-electionist. So, exactly. Na rin siya, no? So, at yung sinasabing sapat ba yung isa o hindi ba pwede yung dalawa, hindi naman tayo ang magdidesisyon yan, no? Di ba? Itong lahat ng mga ito ay mga kandidato sa panahon na ito. So, ang magdidesisyon dyan ay yung taong bayan kung gusto ba nila. Alam naman nila na may isang Cayetano doon. Gusto ba nilang magkaroon pa ng isang Cayetano? Ang taong bayan po ang magbidesisyon yan. Kami po, pinipinta lang namin yung mga kandidato. Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. Hindi, ang sinasabi nating bago is yung bagong Pilipinas. Ano ba yung bagong Pilipinas? Yung bagong Pilipinas, yun na nga yung gusto natin na magkaroon ng magandang kinabukasan na walang naiiwan. So yun yung bago. Ngayon, yung taong mga magpapatupad nito o yung taong tutulong sa mga programang ito, hindi naman kailangan bago, di ba? Pwede naman yung... Kasi ang pangangailangan na tao nagbabago, pero yung kahirapan, hindi pa rin nagbabago yung pangangailangan ng tao na tugunan yung kahirapan. So with a different approach, we might be able to solve the problem. So the different approach, yun po ang bago. Yung bagong paraan kung paano harapin yung problema ng kahirapan, yun po ang bago. How confident are you that they will be able to, you know, put forward a different approach given that they've been in politics for a long time? It may not be them, it may be their family as well. Mm-hmm. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? Yan ang napakahalagang role ng ating presidente. Dahil siya po ang magtitimon eh. So nakita natin dito sa presidente ito, siya po ang gagawa ng pathways, siya po ang gagawa ng daan. At yun nga ang dapat suportahan ng ating mga senador, yung bagong pananaw tungkol sa paglaban doon sa kahirapan at kaunlaran sa ating mga kababayan. You've got former Senator Panfilo Ping Lacson, a former foe in the 2022 national elections, now included in the senatorial slate. Paano po yung naging pag-uusap dito eventually this is a decision that was made, Senator Panfilo Lacson running under the Alianza ng Bagong Pilipinas slate? Go ahead. That's the best thing, one of the best things about our president. Tingnan nyo na naman. Before he was elected president, madaming natatakot na baka ganito, baka ganyan. Pero wala siyang binalikan sa politika. Nakita nyo naman, he's very kind, sometimes to a fault, di ba? Napakabait. So wala sa kanya yun. Siyempre, karapatan ni Senator Lacson na tumakbo noon, karapatan niyang maglahad ng kanyang programa. Nagkataon na pareho silang nag-o-offer na tumakbong presidente. Kaya lang naman sila nagkalaban. Wala naman personal doon sa kanilang paglalaban bilang pangulo. No? They just wanted to both offer a choice to the Filipino people, at ang napili ng ating mga kababayan ay si Presidente Marcos. So wala namang personalan doon. Hindi naman porket nagkalaban sila may bad blood. Yun na nga yung dapat natin makita. Yun din ang pagbabago doon pa lang sa politika ng ating Pangulo. Nakita na natin na walang personalan. Kahit kayo'y nagkatapat sa eleksyon, wala.
pagkatapos ng eleksyon, tapos na yun. How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, you know, the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan? At bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or alyansa para sa bagong Pilipinas slate? Go ahead. He's been elected, no? And tulad na sabi natin, may track record siya. And yung alyansa is composed of political parties, di ba po? Limang political party yan. So nahandyan po yung Lakas, NPC, NP, NUP, at Partido Federal ng Pilipinas. So yung mga kandidato sa senator, syempre pagkasama yung partido doon sa alyansa, nagno-nominate din po sila ng kanilang mga kandidato. So yan po, si Senator Lito Lapid, siya po ay nominated ng NPC alongside with former Senate President Tito Soto at Abby Binay. Sila po yung nominated ng Nationalist People's Coalition. Mm-mm. How much of a hand did the President have in choosing which candidates to put in the slate? Paano rin po yung naging takbo ng pag-uusap, halimbawa kay Senator Manny Pacquiao, former Senator Manny Pacquiao, I should say, Senator Bong Revilla, nabanggit nyo na rin po si former Senate President Tito Soto, and incumbent Senator Francis Tolentino. How did the talks go? Who reached out to whom first, and what were the considerations here, Congressman? Okay, saan tayo magsimula? NPC tayo. Okay, NPC had former Senate President Tito Soto, Abby Binay, and Lito Lapid. Makikita naman natin, no, si Senator Tito Soto has been a legislator, at nakita naman natin yung track record niya sa Senado na hindi talaga matatawagan. So talagang yung track record ang pinapakita natin dito. Ngayon, sino pa ba yung sinabi mo? So tatlo yun, sa NPC. Senator Tolentino, and then Senator Bong Revilla, you got former Senator Manny Pacquiao as well. Okay, Senator Bong Revilla is a member of Lakas. So he was nominated by Lakas. Senator Tolentino is now PFP. And Senator Manny Pacquiao, yun, isa pang halimbawa, katulad nun, nagkalaban sila sa eleksyon ni Presidente Marcos. Pero yun lang, dahil pareho silang gustong magbigay ng kanilang sarili para i-offer na maging presidente, hindi naman ibig sabihin magkaaway sila. Nagkalaban lang sila dahil nga isa lang yung tinatakbuhin nilang pwesto. At si Senator Manny Pacquiao naman na he's in constant communication with me, no? So, nung tinanong ko siya, ano bang plano mo? Sinabi niya, baka bumalik siya sa Senado. So, syempre, inimbitahan na rin natin. Kasi malapit na kaibigan ko naman si Senator Manny Pacquiao. So, lagi kami nag-uusap. So, ganun ho ba yun? Nadala sa pagkakaibigan, sa relationship niyo po at ng presidente with these people, nasaan po yung taong bayan in that equation? Ano, okay, yung kay Manny Pacquiao, kaya ko lang naman sabing kaibigan ko because yun yung dahilan kung bakit lagi kami nag-uusap. Pero wala naman siguro makakapag-question doon sa dami ng tinulungan ni Senator Manny Pacquiao even before he became a politician. Wala naman makakapag-question sa dami ng tinulungan niyang tao. So yung pagtulong sa ating kapwa ay talagang nasa loob niya yan. At syempre, yan na nga, sino ba naman lang ayaw na manggaling doon sa kahirapan tapos pumunta doon sa sitwasyon ni Manny Pacquiao, no? So he's lived it, he knows how to get out of it, and that is his contribution. Tell us about because if you will listen to Manny Pacquiao's story, it's not only a story of a boxer na sabihin kaya siya gumaling. You listen to his story, you will see the story of someone who really struggled. Kaya lang siya napunta sa boxing dahil doon sa kanyang pagsisikap na makaalis doon sa kahirapan. Yeah. Ang napuntahan lang niyang ruta is yung boxing. But if pakinggan mo yung kanyang pagbebenta ng sampagitan ng bata siya para makakain sila. So it's a story of a real struggle. Yeah, of perseverance. I've interviewed the former senator many times and we do know his story. What about the hand and the participation of the president in choosing these 12 individuals? Kayo lang bang dalawa ang nag-usap? Ano po yung sinasabi niya sa inyo? What criteria did he have? And you know, you're good friends with the president. Meron ho ba siyang binilin sa inyo? Kayo rin ho ba? Did you have to tell him something na with the tone of, wag yan, delikado ka dyan, dito tayo? Go ahead.
Wala. He's very consultative. He consults everyone. He will ask you, what do you think about this? Ano sa tingin mo mangyayari pag itong kinuha natin? Paano ba natin gagawin to? So, ganun naman siya. Hindi naman siya yung magsasabing ganito dapat. Makikinig siya sa lahat. Madami siyang papakinggan. And later on, he makes a decision. No? And after the decision, of course, yun na yung final say. No? But more or less, nagkakasundo-sundo naman lahat. Before we go to the presidential sister, Senator Aimee Marcos, what does House Deputy Speaker Camille Villar bring to the table? She's got her brother there already, her mother outgoing. Go speaker. Ahead. You have to see her track record in Congress. She's a very hard worker. So yan yung that's what she brings to the table. Actually, hindi naman mahirap masyado yung senatorial. Eh. Ang mas mahirap dito is yung local candidates because of the number of parties that have entered into the alliance. Yun ang medyo ina-arbitrate namin, di ba? Kasi syempre, lahat ng mga partidong yan, isipin mo, lima po yan na dapat na may mga kandidato. So syempre, yun ang medyo pinag-uusapan namin ng mas mahabang panahon. Senator Aimee Marcos, let's talk about her. I mean, she's not only the presidential sister, but she's also been very critical of her brother, her very own brother. Tell us about the talks that won behind the scenes to include her in this slate. First of all, pumayag ba siya? Kayo ba'y nakipag-usap sa kanya? How did the talks go? Kay Aimee, look. Kayo na nagsabi, Aimee has been criticizing some of the programs. So hindi naman sinasabi dito na bawal mag-criticize. No, kaya nga, that's what I'm showing everyone. Yan po ang karakter ng ating Pangulo. He will listen. Si Senator Aimee, yes, pumayag siya mapasama sa slate. Siya po ay part ng Nacionalista Party. So she was nominated by the Nacionalista Party as one of their three candidates. So ibig sabihin nun, nag-usap sila ng Nacionalista Party para siya ay maipasok dito sa slate na ito. Kung hindi naman siya inonominate ng Nacionalista Party. Hujat ba ito ng pagbabate ng magkapatid? Wala naman silang pag-aaway. Sino ba naman nagsabi nag-aaway sila, di ba? Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi sila magkasundo sa mga ibang polisiya, ay nag-aaway sila, di ba? We cannot expect naman na sa isang pamilya, isa lang ang pag-iisip, no? People could be independent-minded and listen to each other. Kasi wala naman masama doon sa mga komento. Pinapakinggan naman yan at kung balido naman yan, gagawin naman. We're being told, Congressman Tiangco, that you need to go. Just one final question. You're a political veteran. You've seen a lot of campaigns. Be successful, but also become failures. What is unique about this campaign come 2025? What is unique about the 2025 midterm elections, Congressman? Okay. Ganito lang sasabihin natin, no? Ang gagawin po natin dito ay talagang mas ipapaliwanag sa tao yung mga programang kailangan doon sa bagong Pilipinas para maiangat sa kahirapan yung ating mga kababayan nang walang naiiwan, no? So kailangan lang paliwanag, pakita yung mga nagawa na in the past 2 years para makita ng tao na dapat ituloy itong mga proyektong ito. At syempre, napakahalaga ng mga batas na dapat ipasa ng Senado at ng Kongreso para masuportahan yung layunin ng ating Presidente Bongbong Marcos. All right, we're going to have to leave it at that. Congressman Toby Tiangco there joining us this noon. Thanks again for taking our call. Take care. Thank you.